Ayan, so magandang araw ulit sa inyong lahat at nagbabalik ang ating Astig na Sek para pag-usapan pa yung ilang mahalagang bagay sa barangay, ano po. At humihingi tayo ng paumanhin kung medyo natagalan tayo bago nakabalik dahil meron tayong mga personal na pinagdadaanan at mga personal na inaasikaso, ano po, na kailangan ng ating atensyon, ano po. So, sa ngayon ay gusto kong ibahagi yung pinagkaiba, kung ano ba yung pinagkaiba ng ating mga barangay appointed officials at employees doon sa ating mga barangay employees na contractual, ano po. So, ang unang pagkakaiba nila ay yung hiring process, ano po. Sa ating mga appointed employees, tayo ay ina-appoint, kaya ang appointed employee, ano po, ina-appoint ng punong barangay dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng batas na mag-appoint ng mga empleyado sa barangay at iniuutos din ng ating local government na mag-appoint siya ng mga ganitong posisyon sa barangay, ano po. So, halimbawa na lang yung posisyon ng barangay secretary, ng treasurer, ng ating mga lupon members, yung ating mga barangay tanod na volunteer natin sa barangay, yung ating mga barangay health workers, ano po. So, yun ay inuutos ng batas sa kanya na kailangan meron siyang ganyan sa barangay, ano po. Kaya binigyan din siya ng kapangyarihan na mag-appoint base sa kanyang pagdedesisyon kung sino ang gusto niyang ilagay dun sa posisyon, ano po. So, dun sa empleyado, hindi niya na kailangang dumaan dun sa selection process dahil nasa pagdedesisyon na ng punong barangay kung ilalagay siya sa posisyon, ano po. So, kahit hindi siya mag-apply, pwede naman siya mag-apply. Pero kahit hindi siya mag-apply, ay pag nag-desisyon yung punong barangay na i-appoint siya, ay i-appoint siya. Pwede rin naman yung tanggihan yung appointment. Ayan. So, yun yung appointment, ano po. Kumpara dun naman sa ating mga contractual employees na dumadaan sila sa normal na hiring process, ano po, katulad ng sa mga private, ano po. So, yung ating mga contractual employee, hindi naman iniuutos ng batas na magkaroon ng ganong mga posisyon, ano po, sa barangay. So, balit, meron kasing discretion yung kapitan na mag-hire ng iba pang mga empleyado sa barangay base sa pangangailangan ng barangay, ano po. Halimbawa na lang, yung ating garbage collector. Although, part ng function ng barangay na magkaroon ng solid waste management, ano po, sa barangay. Parte yon ng iniuutos ng batas sa barangay. Pero hindi nag-utos ang batas na maglagay ng garbage collector. So, ibig sabihin, merong pangangailangan ang barangay na hindi siya nakasaad sa batas. Subalit, merong discretion ang kapitan na maglagay nga ng empleyado base sa pangangailangan. Ano po. So, kailangan niyang mag-hire ng garbage collector dahil nga kailangan niya doon sa kanyang programa. Ano po. At kailangan niya rin ng utility, ano po. So, syempre, sino naman maglilinis sa barangay? So, depende yon sa pangangailangan nga ng barangay. Ano po. Messenger, ayan. Yung tagaluto, ano po. Mga taga-assist sa mga activities ng barangay. So, depende na lang sa kapitan, sa kanyang discretion, kung ano ba yung mga posisyon na i-open niya sa barangay, ano po. At yun na nga. Yung i-hire doon ay mga contractual employees. Kailangan nila mag-submit ng kanilang mga credentials, kailangan nilang dumaan sa selection process, ano po, para sila ay ma-hire, ano. Yun ay kadalasan ng ginagawa sa mga private, ano po, sa mga private company. Meron din yan sa government, ano, meron din contractual sa government. Sa mga appointed official, kailangan nilang manumpa sa kanilang tungkulin, kaya nga meron silang oath of office na kailangan nilang pirmahan. At syempre, merong appointment letter galing sa punong barangay at meron pang resolution na ginawa naman ng council, ano po, bilang concurrence doon sa appointment ng nasabing empleyado, ano po. Samantalang doon naman sa ating mga contractual, ay yun na nga, kailangan lang nila mag-submit ng kanilang credential katulad ng biodata, ganun. At kailangan nilang dumaan sa selection process, ano, pagpipilian sila kung sino yung i-hire, depende sa kanilang capability. At pag napili na sila bilang empleyado ng barangay, ay pipirma sila sa kontrata, ano po. Meron mga barangay na hindi gumagawa ng kontrata, pero kailangan yun kasi yun yung advice sa amin, ano po, nung kami ay nag-training sa budget process ata yun, sa pagkakaalala ko, ano. At yun nga, ina-advise nila na kailangan pumirma ng kontrata yung mga contractual employees.
So, pagdating naman sa sweldo, sa barangay kasi karamihan naman dyan, honorarium, ano po, honorarium. Kasi ang budget kasi ng barangay ay, ano yan eh, naka-fix, ano po. So, kung ano yung nilagay mo sa budget, kailangan mong ilabas. So, kaya nga, naka-fix lang sa particular na halaga yung honorarium ng isang empleyado ng barangay, ano po. Bihira naman yung gumagawa ng salary-based, ano po. Kasi pag salary-based, unang-una may salary standardization tayo, no? So, hindi rin masusunod kung masyadong maliit yung budget ng barangay, ano po. At pangalawa, yun na nga, kailangan ilabas mo yung budget. Paano kung umabsent, di ba? Yung maraming absent yung isang empleyado. Paano mo ilalabas yung budget ng eksakto, ano po? So, mahirap yun sa part ng barangay. Anyway, pwede namang bumalik sa pondo ng barangay bilang savings. Yung mga hindi nailabas na pondo, provided na may mga nag-absent, ano po. Pwede naman yun. Pero bihira yung gumagawa ng salary-based sa barangay. Sa LGU meron, ano, merong salary-based sa LGU. At nakadepende sila dun sa DTR, ano po, sa pasok ng empleyado, ano po, ng mga contractual employees nila. Yung mga job order din nila, ano po. Okay, so yung pangalawang pagkakaiba nila ay yung kanilang duties and responsibilities, ano po. So, sa ating mga appointing official, ang lahat ng kilos natin sa barangay ay dinumero dahil ang lahat ng ating duties and responsibilities ay nakasulat sa batas, ano po, nasa provision ng ating local government code, ano po, yung ating mga duties and responsibilities. Kaya yun yung mahirap sa ating mga appointing official dahil kailangan nating pag-aralan yung batas nang hindi tayo magkamali doon sa ating mga kilos at galaw sa ating pagganap ng ating mga tungkulin sa barangay. Ano po? Ayan. So, dapat alamin natin yung mga hindi natin duties and responsibilities na hindi natin dapat pakialaman at yung mga duties and responsibilities natin na dapat nating sinusunod ano, at tinutupad. Ano po? So, kumpara naman doon sa ating mga contractual employees na nakabase sila doon sa kontrata. Ano po? Kung ano yung sinasabi ng kontrata nila, yun naman yung sakop ng kanilang mga duties and responsibilities. Ano po? So, kaya nga, doon sa ating pangatlo na pagkakaiba, magkaiba yung kahihinatnan nung hindi pagtupad ng tungkulin ng isang barangay appointing official at employee doon sa kahihinatnan ng hindi pagtupad ng tungkulin ng isang contractual employee. Ano po? Kasi, dahil nga nakasulat sa batas yung mga duties and responsibilities ng isang barangay appointing official or employee, pag hindi niya tinupad yung kanyang tungkulin, ay meron na kaagad siyang violation ng batas. Ano po? Meron na kaagad siyang instance na pwede siyang makasuhan. Ano po? Makasuhan ng administrative case. Ano po? Well, sa isang contractual employee, kung hindi niya susundin yung kanyang mga duties and responsibilities, ay violation lang yun ng kanilang kontrata. Ano po? So, kung ano yung sanction na nakasulat sa kontrata, halimbawa na lang nakalagay doon na pag umabsent siya ng ganito, ay pwede siyang i-terminate. Ay, i-terminate lamang siya. Ano po? Wala siyang kaso. Halimbawa naman, pwede siyang masuspende. Depende nga sa nakasulat sa kontrata. Ano po? Yun yung pagkakaiba, ano po. At lahat naman yan dumadaan sa warning, ano po. Una naman talaga kailangan mayroong warning galing sa punong barangay na dahil hindi mo tinupad ang inyong tungkulin, ay binibigyan kita ng memorandum na ganito na pinapaalala sa'yo na tuparin yung tungkulin, ano po. Dumadaan naman yun lagi sa warning, ano po, sa memo. At kasunod niyan, syempre, suspension, ano po. So, depende na rin sa isang appointed official, kung mag-file ng administrative case ang isang constituent, ay malamang wala ng warning yan. Ano po? Sinasabi ko lang naman ay kung galing sa punong barangay yung reklamo doon sa kanyang empleyado, syempre mag-warning siya. Kasi binibigyan naman ng pagkakataon na ayusin yung kanyang performance. Ano po? Well, sa kontrata naman, pag hindi nila ginawa yung kanyang mga tungkulin, ay paglabag lang ng kontrata. Merong mga company ano po, na nakalagay sa kontrata na pagka hindi mo sinunod yung ganitong usapan, ay magpa-file ng kaso ang company. Merong mga ganun, ano? Katulad nung ako'y nag-a-apply papuntang abroad, merong mga kontrata na pag hindi ko itinuloy yung aking application dahil ako'y na-hire na at ako'y umatras, ay pwede silang mag-file ng kaso at pwede ako magbayad. So, yun yung part ng kontrata, ano po. Yun nga, depende sa kontrata, ano po, yung sanction, yung hindi pagtupad sa tungkulin ng isang contractual employee. So yun nga sinasabi ko sa ating mga appointing official, kailangan nating mag-ingat ano po at pag-aralan yung mga batas
na patungkol sa ating mga duties and responsibilities. Katulad nga ng sinasabi sa Local Government Code, doon sa ating mga duties and responsibilities, ano po. Dahil nga, agad-agad meron tayong violation sa batas kung hindi natin tutuparin yung ating mga tungkulin, ano po. At pwede tayong makasuhan, ano po. Ganun kasensitibo yung ating mga tungkulin at pananugutan sa barangay. So, yun lamang at sana'y nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman sa ating mga viewers, ano po. At kung meron kayong mga katanungan na hindi pa natin na-discuss, ay baka sakaling magawa natin ng video. Anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman po kayo sa ating channel at pa-share na din ang ating video doon sa ating mga katrabaho, ano po, para sila din ay mabahagian natin ng ating mga kaalaman, ano po, sa barangay. Maraming salamat, hanggang sa muli, Astig na Sek.